The phoenix who is rising from the ashes represent also the city, which is rising from the effect of the pandemic for the past 2 or 3 years. So ngayon, for the first time in 3 years, nagkaroon na ulit tayo ng Panagbanga Festival. Ano nga ba ang design at konsepto ng ating float ngayong taon? Ano-ano ba yung mga bulaklak na ginamit natin for the float? Ano pala yung mga naging challenges? Ay, magkano nga ba ang float natin for this year of 2023? Ito ang gusto ng malaman ng lahat. Hello everyone! Welcome back to another episode sa ating vlog. Kakatapos lang ng Panagbanga 2023 Grand Street Dance at Grand Float Parade. And may naisip ako, dahil sa dyang may isip tayo, di ba? At isa ba kayo sa napatanong kung paano nga ba ginagawa ang isang float? Magkano kaya ang ginagastos para sa isang float? Ano kaya ang mga kinailangan para makagawa ng isang float? Maganda yan! Nag-iisip! Paano nga ba ginagawa ang isang floral float na ginagamit sa ating Session Road Panagbanga Float Parade? Ang hirap! Ang haba ng title. So at dahil naisip ko yan, ako din ang magpapatunay niyan. So samahan ninyo ako at ating sisiya sa atin, ating aalamin, dito lang yan sa Bex Floration. Cut! Napag-isip-isip ko na upang maipakita sa inyo ang proseso sa paggawa ng floral float, kailangan kong humanap ng gumagawa nito. At hindi nga ako nabigo dahil mayroon akong mga kakilala na kasalukuyang gumagawa ng float. At para mas makatotohanan ang vlog na to, sumama na din ako sa paggawa upang masubukan natin kung paano nga ba ito gawin. But wait, hindi doon nagsisimula ang ating kwento. Kailangan muna daw nating bumalik noong January. Ano bang nangyari noong January? Sa unang linggo ng Enero lang naman nabuo ang idea na isang phoenix ang magiging konsepto ng float para sa Baguio City. Ito ay simbolo ng muling pagbangon ng syudad mula sa pagkakalugmok ng dahil sa pandemya. Binuo ito ng mga arkitekto mula sa City Buildings and Architecture Office ng lungsod. Ano nga ba ang inspiration ng float na to? So nasa tabi ko ngayon, kung hindi nyo siya nakikita, kailangan nyo siyang makita. So nasa tabi ko ngayon, ang isa sa mga designers ng official floral float ng Baguio City, Architect Zenny Sanet. Hi! Okay, so ang unang question natin, Architect, is ano nga ba ang design at konsepto ng ating float ngayong taon? So basically, yung design ng float ngayon is based siya from the concept of the mythical bird called Phoenix, Rising Phoenix. Kung titignan mo yung mythology niya, is the Phoenix rise from the ashes. So, kumbaga, lumiliyab siya from the fire, kumbaga. Tapos, parang, yun, nire-reflect na yung pagbangon ng city natin from the pandemic. Lumiliyab, nag-iinit ang ating float ngayong taon. So, kailan ba nag-start ang fabrication? Or kailan ba nag-start ang proseso ng paggawa natin ng float? Bale, nag-start siya 2 weeks ago. So, parang 2 weeks, second week niya na ngayon ng fabrication. First yung framing niya, tapos second na yung finishes niya, yung flowers. At dahil hindi naman natin kayang sumama sa kanila ng 2 weeks, sumama na lang tayo nung malapit nang matapos yung float. So ayan, tumulong tayo sa pagdidikit ng mga bulaklak at halos inabot din naman tayo ng 2 araw sa pagtulong sa kanila. Ano-ano ba yung mga bulaklak na ginamit natin for the float?
majority of the float composed siya actually ng mums kasi yun yung mas madaling idikit. Pero meron kaming nilagay din na para mas gumanda pa siya. Meron kaming sunflowers, may roses din, meron ding anthurium, tsaka mil flores, tsaka stacks. Ang dami. Everlasting pa pala. Everlasting. Yan yung official flower ng ating city, yung Everlasting. Ano pala yung mga naging challenges? Challenges, diba? Pero what's important is ma-deliver natin. Yung time, syempre, diba? Beating the deadline. Tapos yung materials natin, kasi yung procurement niya medyo tricky pa government, diba? Yung procurement. Tapos naging pagsubok din ang biglang pagbuhos ng ulan sa paggawa ng float, kaya't nabasa ang ilang bahagi ng float na may takip na papel. Sa iilang araw na pananatili ko sa kanila, nasaksihan ko ang hirap sa paggawa nito. Kalaban mo talaga ang sakit ng katawan dahil sa pangangawit makapagdikit lang ng bulaklak. Ilan sa kanila ay napaso sa init ng tunaw na glue stick na siyang ginagamit na pandikit ng bulaklak. Ang ilan naman, nasugatan dahil sa mga aksidenteng hindi naiwasan. Madami din sa kanila ang puyat sa pag-overtime dahil sa kagustuhang matapos ang gawain bago ang itinakdang deadline. Ay, magkano nga ba ang float natin for this year of 2023? Ito ang gustong malaman ng lahat. Mainit ang ulo nila dyan. Oo, para sa kaalaman ng mga concerned citizens. Transparent. 450,000 yung basic na binigay sa atin para sa float, pero nagpa-add pa tayo ng 50,000 para mas bongga pa. Naging 500,000 siya. Materials lang yun, kasi yung labor natin is by admin na siya ng ating office. So yung labor cost po ay opisina na po ng LGU ang gumawa. Materialis lang po yung 500,000 pesos. Ayan, all for the show, all for yung ipapakita ng LGU sa ating mga bisita. So dapat hindi tayo mapahiya, kaya ang budget hindi rin dapat nakakahiya. Mahirap man ang pinagdaanan upang mabuo ang official float ng siyudad ng Baguio, hindi ito alintana ng mga taong nagtulong-tulong para pagandahin ito. Sa aking pagmamasid, nakita ko sa mukha nila ang pagod, ngunit may kaakibat na saya. Masakit pero proud sila sa kanilang ginawa. Mahirap man pero natapos at napagtagumpayan nila. Ganito pala ang paggawa ng isang floral float. Matagal at mahirap, pero dulot nito ay tuwa para sa mga bisita. So this is how the people of Baguio City for the Panagbanga 2023. So enjoy, have a good stay at Baguio City. Enjoy everyone.